Mga kaibigan, welcome back. Ito, may update po ako sa inyo. Pero kung bago ka lang sa channel ko, kaibigan, huwag ka mag-alala. Hindi po kita bibigyan ng false hope at false information para lang magka-views. Ito, lahat ng binibigay ko po talaga lahat ay may basehan. Nandito na po sa Australia ang ating ESPN scout at NBA draft analyst na si Mike Smith. Kaibigan, tinututukan niya po si Usmani Dieng sa ngayon. Ito para maliwanagan kayo ha, kung sino ba talaga ang tinututukan kasi marami talaga tayong makikita na false information sa paligid. Kaibigan, ito nakalaban ng pambato natin. Ang ganda ng bakbakan nila. Gusto ko talaga yung tapatan ni kay Sotto at Usmani Dieng. At para sa akin, mas impressive ang pinakita ni kay Sotto noon nagtapat sila. Pangalawa, Hugo Besson, kaibigan. Itong pangalawang tinututukan ngayon ng ESPN na si Mike Smith. Ito kaibigan ha, mahusay na player talaga to. 6'5 ang height, kaliwete, may shooting at magaling umatake. No doubt magiging NBA player to. At ito mga kaibigan, ang pambato natin wala po sa ngayon. Hindi siya ang ini-scout o hindi po siya ang ine-evaluate ngayon ng ESPN na si Mike Smith. Ito i-post nyo lang para mas maunawaan yung mabuti yung sinabi niya. Kasi open naman siya mga kaibigan. Kung i-scout niya sa susunod na mga araw, ang ating pambato makikita rin natin yan at ipapakita ko po sa inyo. Basta sa ngayon, hindi po kasama ang pambato natin sa ine-evaluate ng ESPN scout. Ito kaibigan, believe din ako sa ating pambato. Alam nyo kung bakit mga kaibigan? 19 years old pa lang pambato natin, medyo manipis ang pangangatawan, pero talagang lumalaban sa mga veterano at mga dating NBA players, nakikipagbalyan, nakikipagbanggaan. Hindi siya natatakot. Yung mga typical na may nakikita tayo mga players na takot. Ito, dalawa nga ang pinapunta sa locker room ng pambato natin. Physical, kumbaga para sa akin, palaban po ang pambato natin sa physicalan. Ito, pangalawa, si Abercrombie, pinapunta rin ni kay Sotto yan. Dito sa locker room, bali dalawang players na po ang pinapupunta ng pambato natin sa locker room. Sino kaya susunod mga kaibigan? Kasi I'm sure talaga sinusubukan ng mga kalaban team ang pambato natin eh. Yung depensa niya at yung physicality kung kayang i-handle ng pambato natin. Pero para sa akin kaya ni Kai Sotto i-handle ang sobrang physical na laro dito sa NBL. Kasi may love yung bata natin. Support natin ang pambato natin mga kapatid. Thank you so much and God bless.